Good morning mga paps, and magandang maulan na umaga sa ating lahat. And ngayon is gagawin natin is magpapaayos tayo ng motor, mag-upgrade tayo ng motor today, and maghanap tayo ng shop para upgrade yung motor natin. So, bumili nga pala ako ng racing ignition and bagong spark plug para sa motor natin. And ayun, supposed to be, dapat kanina pa ako umalis eh, kaya lang sobrang maulan talaga. So mamaya babalik ako kayo and titingnan natin kung ano magiging outcome ng motor natin, kung bibilis ba siya. Nagpa-plan din ako palit na siya ng carburetor kasi para medyo additional power sa motor natin. So again, good morning sa inyo. This is Pops Anton, and mamaya babalikan ko kayo, and sobrang maulan talaga Sabado. Supposed to be may ride kami ngayon, eh maulan. So na-cancel yung ride namin ng Royal South Riders. So shoutout sa inyong lahat. Alright, so mamaya babalikan ko kayo. Alright, see you guys. Alright, sa mga Pops, alis na tayo. Hanap na tayong shop. Actually, may na-contact na akong shop sa may Las Piñas, malapit dito sa amin sa may Southland. So tingnan natin kung okay. Tsaka papaalam muna tayo kung pwede mag-vlog. So ngayon, umuulan pa rin, lakas ng ulan, mga paps. Hopefully naririnig niyo ako. Hindi na ako gumamit ng microphone. Tiningnan ko tong tinry ko yung GoPro lang. Hero 4 kasi yung gamit ko. So maganda kasi yung Hero 4. Ano siya? Maganda yung video niya. Tsaka yung mga review niya sa kanya, maganda yung Hero 4. Ayun. So ito, alis na tayo. Hopefully narinig niyo ako, mga paps. So hindi ko alam kung ano, kanina tinesting ko kasi audio nito. Okay naman yung audio. Pag wala ako sa motor, ha, okay yung audio niya. Pero pagka nakasakay ako, hindi ko alam kung okay pa rin. So tingnan natin kung maayos pa rin. Saka hindi ko alam yung ano ng camera ko, yung bato ng camera ko ngayon, kung ano. Sinakayuko ako eh. Hindi ko alam kung saan yung bato niya. So makikita ko ito mamaya pagka ano, nandun na tayo sa shop. So tingnan natin kung ano mangyayari, kung magbabago itong ano natin, kung pwedeng, kung pwede naman hindi napalitan yung carb, ganito na lang siya. Pwede na din kasi medyo satisfied naman ako sa carb ko. Kaya lang parang ang hirap niya ito, no? Hindi naman mahirap sa ito, no? Parang pabago-bago. Parang pabago-bago lang yung tono. So mas maganda pa rin na ang hirap kasi sundutin ng ano na ito. Ang hirap sundutin ng sa fuel air mixture. Nabubulol na ako. Fuel air mixture ng carburetor. Yun, ang hirap sundutin kasi napailalim siya. Hindi siya sa, hindi siya yung visible. Yun. So mas maganda pa rin na ano. Kaya lang, ipapalit natin ang carburetor. Class A lang yun. So ito kasi, yung carburetor nito, ito yung original na carburetor dito. Diaphragm pa siya. Diaphragm type siya. So hindi ko alam bakit, kung anong di
difference noon. Diaphragm, ano, wala. Wala talaga akong alam sa carburetor. Yun lang. Yun lang ang pinaka ano diyan. Kamote din tong kotse na to eh. Talaga dire-diretso siya. Nakita yung padating ako eh. Di ba rin? Ano lang. May mga murang motor na rin kasi. May murang motor. May murang gulong na rin kasi ngayon. Na magaganda raw. So, compound yata. Mga ganyan. So, tingnan natin kung may magandang ano. Magandang gulong para sa mot-mot natin. Okay. Para kay GTX. So, from now on, GTX na tawag ko rito. Kasi GTX talaga siya. So, itong GTX natin eh. Solid naman ako. Ano naman to? Napaka head turner itong motor natin. Gagawa nga pala ako ng review na ito after natin ma-upgrade to. After natin maayos natin lahat ng mga ano na ito. So, ayun. Pagka maayos siya lahat, napalitan na yung gulong, yun na, mag-review tayo. Or kahit na hindi pa napapalitan yung gulong. Basta, pag hindi na umuulan, mag-antay ng review na itong GTX Rato Esquire natin. So, ayun. Dito ako sa may Southland, sa may BF Homes, Paranaque, / Las Piñas, / Alabang, ganun. Marami kasing labasan itong village namin eh. So, eto, malapit-lapit na ako sa shop. Titingnan natin kung pwede tayo magpaalam na mag-vlog tayo, ha? Kasi, hindi naman lahat. Kasi katulad nyo, last time nagpa-change oil ako nun, hindi ko mapayag yung mayari. Kasi nga, basta, hindi ko na nasasabihin yung reason. So, hindi, pumayag naman siyang kunan lang yung labas. Huwag lang sabihin yung pangalan, gano'n ng shop. So, tingnan natin kung makapag-vlog tayo dito sa shop na to, ha? Hopefully makapag-vlog tayo at parang awan nyo na manood kayo. Joke lang. Basta enjoy lang tayo. Enjoy lang natin habang yung buhay natin ngayon medyo mahirap. At least kahit pa paano, meron tayong time na mag-enjoy, diba? Ito naman, nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Ito yung vlog ko. Yung panonood nyo sa akin. Yun lang, ito na tayo. Ito na tayo kay RAC Motor Shop. Tingnan natin. So, dito na tayo mga Pops. Yun. So, tingnan natin kung ano to. Okay, mamaya babalikan ko kayo pagka ano, dito nga pala tayo sa shop na to. Alright, babalikan ko kayo mamaya. Ha? So what's up again mga Pops, andito na ako sa Las Piñas sa may Southland. Ayan, RAC Motor Shop. So, papalit tayo, magte-testing muna tayo ng cart. Tapos titingnan natin kung maganda yung result. Pagka okay siya, tuloy na natin, nabit na natin yung cart. Tuloy na natin si Pops, yung mechanic. Boss, magte-testing muna tayo ng cart na. Boss, anong pangalan mo, boss? Jovet, boss. Jovet, si Pops Jovet. Bali, eto, te-testing muna natin yung cart bago tayo bumili kung kumahagok po siya sa pag may air cleaner or wala. Kasi ito yung parang problema namin daw. Oh. Ito, kasi malaki na nga yung butas ng carb ng 28mm. So, kailangan, tingnan muna namin kung pwede ito. Kasi, pagka nagpalit kasi ako ng, ano, yung mushroom ba tawag? Mushroom. O, yung mushroom na air filter. Ito, mabubuksan to. Di ba, boss? Mabubuksan to, di ba? So, baka pumangit yung ano natin. Sayang eh. Sayang yung design. Baka ito kasi mawala. Ito nakakapit to dito. So, ayun. Testing muna. Ah,
gawin mo natin yung magagawa natin. Oo. So, matagal ko nang pinaplano to, siguro mga ilang linggo na. Wala lang talagang mahanap na, wala kasi yung mahanap na mahusay na ano, yung nagagawa. Sinabi sa akin ni ano, na talagang tumitira ka daw ng mga cart talaga. Oo, sabi ko, sige. Eh, bumalik ako dito nung unang punta ka, wala ka. Tapos, kahapon wala ka ulit. So, sabi ko, sige, ngayon daw. So, puro ano eh. Binigay niya sa akin yung number niya eh. Ah, si Paul. Oo. Sakto, buti na lang, wala pa ang paso. Pag na nakasalpok na natin, mag-jettings pa tayo eh, kung ano yung kakayanin ng motor. Ayun, so mag-jettings pa pala. Ah, mga paps, wala kasi alam sa motor. So, mag-depend tayo kay, kay Bossy na ano. Kung ano yung sasabihin niya. So, ayun, nagpalit nga pala ng, ano, ng throttle cable. Kailangan daw kasi yun. Tapos, siguro ang next na ano ko dito, yung clutch na sinasabi mo, boss, di ba? Inlining ba? Lagyan natin ng ano, ng lock washer para ayun, lock dagdag, washer. Ano, dagdag ano sa spring. Tapit. Saka, boss, paano bang mabawasan yung vibration na ito? Depende kasi, boss. Ang iba nito, pinapalitan nila ng ano eh, ng high tensile bolt. May sabi kasi sa akin na ano, yung, ano ba yun, yung yung nilalagay na ganun, steering damper. Steering damper. Nakakabawas ba 'yon? Depende din eh. Oo. Medyo ano kasi siya, vibrate. Ma-vibrate din. Pagka ano? Minsan sa ano rin. Napigil din ng ano ng carburetor nila. Para sa ano din eh, no? Para sa sinus. So lumakas yung motor natin, balik tayo sa highway. May RFID na ako. Okay, mga paps, ano nga pala to? Yung carb na to, Quantum na 28mm. Pang ano lang, pang testing lang. Pang testing lang namin. So, titingnan lang kung ito kasi talaga to eh. Ito yung concern dito. Ano ba to, boss? Pagka ano, parang medyo lalakas yung tunog niya, gano'n? Maging more power yung... Parang galit, gano'n, no? Ah, okay. Nga pala. Okay, Pops na, ano, Pops mechanic na motor. Yan. Ang lakas kanina, nakita ko kanina. Sobrang lakas sumipa. Ito, tayo ng throttle cable. Ayan, ito yung nga pala yung carb. Tapos ito yung carb natin na ano, diaphragm type. Tapos ito yung Quantum. Nakakita na ako na ito eh. Yung Quantum na to eh. Ganda ng response eh. So testing pa lang, tinono na. Nakita niyo naman dito ah.
testing pa lang, tinatono na. Para mamaya, pag sure na. Oo. Tayo ba, no? Tapos, meron nga pala kaming testingan na lugar dito, doon sa amin, sa Southland. Yung talaga makaka-cambio ka doon ng ano eh, mga port gear. Abot ka doon ng port gear. Ayun, ang ganda nung ano natin, yung response ng makina. Galit pero smooth yung ano, yung tunog. Parang pino siya, pino yung tunog. So mukhang malakas talaga siya. Siguro boss, ano mga magiging parang premiera nito, mga ano. Parang mga sagad, mga 40 ganun. Mga 60 50 ganun. 60 no. Nakakita kasi ako ganito, 60 premiera. Kaya eh. Tapos yung kwarta niya, yung RC na 250, 28 din nakakabit. Ano? Nasa 125? Meron akong ganito dating ginawa. Kaso nga lang, China din siya pero umaangat talaga siya. Malalaki, malaki motor pero kaya nang maangat eh. Ah, talaga? Ayun, dito tayo kay Pops magpapa-setup. So, papaano natin yung makina na ito para makaabot tayo sa mga big bike na kasama natin. May mga kagrupo kasi, oh, puro mo naka-big bike, oh, 400. Ayun, yeah. Ay, pagsabayan. May kasama nga ako sa Coastal, naka-NK400 siya. Nagulat siya eh, nung hinataw ko to eh. Sabi niya, ang bilis pala ng motor mo. Ang ganda kasi na ito, dalang bigat. So, parang ano siya. Pwede na lang ito eh. Ganyan mangyayari. Pero okay to? Okay ba to? Pasok siya? O maluwag? Pasok. Medyo... Ito yung medyo ano namin, concern namin. Kasi hindi ako pwede mag ano talaga. Gusto ko sana mag-cone eh. Mag-cone na ano, yung air filter. Ay mag ano, yung mushroom pala na air filter. Kaya lang eh, mawala yung design ng motor natin. Sayang to eh, ito matatanggal to. Kasi isang buto eh. Isang buo siya. So magiging hubad siya, so sayang naman. So maintain na lang muna natin to. Kaya naman siguro ni Pops yan. Nakagawa ng paraan. Para makapagpalit na tayo ng carb. Ayun, tinatansya pa natin yung muna nito. Gumana siya. So makikita mo talaga yung difference ng ano, yung original ko na round slide, medyo smooth siya yung ano. Pero class A naman yung ano natin, yung ipapalit natin dito na cars, at saka quality din naman. So ito yung shop nila. Yan. So RAC Motor Shop, dito yan sa Las Piñas. Malapit to sa amin sa BFO sa Southland. Ito nga pala, dito ko din binili to. Ito, tsaka ito. Ayan. Ito, tsaka ito. So kahapon ko lang binili yan. Pag ano pala Pops, no? Pagka nagpalit pala ng carb, talagang palit ng throttle cable palit din, no? Talaga kasi hindi sila same ng ano eh, kasi papangit eh. Minsan pag pinasok mo to, minsan umiipit sa loob, delikado. Ah, okay. Mas maganda na i-sure tayo na. Oo, okay na rin yan. Importante sigurado. Kahapon nga naiipit to eh, kasi yung kabit na. Hindi yung kabit kahapon, ang haba ng tubo eh. Kailangan mo may spacer. Saan nilalagay yung spacer? Pero okay na siya, na ano naman. Hindi na siya, bumabalik na siya. Kahapon, ano talaga? Kahapon naiipit eh. Loko yung pumangga sa'yo. Oo nga, yung bisikleta, grabe. Sa may tapat ng South Mall, papunta ako dito. Tapos, binangga niya talaga, putol eh. Wala naman tayong mga gawa. Pero wala eh, wala naman eh, okay lang yun. Yaman. Nag-sorry naman eh, basta okay na yun. Basta nag-sorry lang okay na yun. Basta nag-sorry lang, okay na yun, huwag na kayo makipag-away. Kasi lalaki lang yan. Lalaki lang yung away. Lalaki lang yan, baka magkasakitan pa kayo. Yan. Eh, kahit na, ano,
okay lang gumasis tayo ng konti sa wala lang tayong kaaway, di ba? So ito, ipapalit tayo ng throttle cable. So ito, bagong kabit natin to mga paps. Yan. Ito, spark plug. Ito yung spark plug na kinabit natin. Yan. Pakita sa lamang. So ito, anong tawag dito? Apido na ignition coil. Ayun, apido na racing ignition coil. Racing ignition coil to ang tawag dito. Tapos itong spark plug natin, may tatlong ano to eh. Hindi ko alam tawag doon. Basta tatlong. Oh, ayan oh, tatlo siya. Ayun mga paps, makita niyo. Tatlo 'yung ano niya. Yung normal na spark plug, isa lang 'yan. Kahit sa kotse. 'Yun, isa lang. Bali itong ikot nito. Round, baikot, mabilis. Ayun nga paps, pakiano nga, ano bang purpose nito pag tatlo? Kasi pag single kasi, asay single. Ano? Nandun yata. Kasi ang single kasi, ang palo ng kuryente, isa lang. Ito sa kanya, palitan. Ayun. Nabibigay, mabilis paikot. Ayun. So, kasi ito yung single lang talaga ganda. So mas maganda yung mga ganito, mas maganda yung mga. Okay, sige. Ano siya makasunod ng gas. Ayun. So mas mabilis siya sumunog. Parang sa kotse rin yan eh, alam ko eh. Yung dating mga carb na, kasi dati naka small body ako na Toyota Corolla, so carburetor siya. So pag nagpapalit ako sa spark plug, yung mga mabibili sumunog, yung mga Bosch, ganun ba yun? Dati so, okay. So kalasin ulit yung pinang testing natin na ano, napakaganda nung ano, response ng motor natin kanina, sobra ang laki, parang ang laki ng pinagbago talaga niya. Nakakatuwa. Lala na mag-testing mo. So tsaka si Pops, sobrang pulido siya gumawa. Dahil yung last time na nung pina-change oil ko to, parang inayos-ayos tong carb ko. Yung gas, tumutulo talaga yung gasolina. Nag-overflow. Oo, talagang ano, parang wala silang ano. So kailangan talaga dito kay Pops kayo pumunta. Ano pangalan mo ulit, Pops? Jopet. Jopet, yan. Kay Pops Jopet kayo. Nag-home service din siya dito kay RAC. Dito yan sa Las Piñas, Southland. O, sa ito si Pops. Tsaka dito lang tayo papagawa sa kanya parate. Pati change oil natin dito na. Tune up, ganyan. Dahil hindi tayo marunong mag-change oil. Tsaka tune up. Yun. Marunong lang ako magpintura. Ito, ako nagpintura na ito. Yan. Yung high temp na pintura ginamit ko. Ayan. Pero yung mga mechanical, hindi ako marunong yan. Lahat ginagawa ko dito, buhay alarm. Ayun, yung mga alarm, gumagawa din sila. NMAX, Aerox, lahat ginagawa niya rito. So, dati naka NMAX tayo, eh, hindi rin man nagtagal sa atin yung NMAX natin. So, tsaka sasama tayo kay Pops nga pala, kay Pops Jopet pag nag-ride sila, so makakasama tayo. Mas maganda yung ano, yung chill-chill lang yung ride na ano. Yung mga kasama natin na ano kasi mga malulupit na yun eh. Dati kasi naka 400 ako. So kaya napasama ako sa grupo ng mga big bike. Oh. Eh nung pandemic, naibenta ko. Kaya. Oo, oh, sayang eh. Eh, tsaka nagkasakit kasi ako eh. So, hindi bawal na sa akin yung masyado mabigat na motor. Kaya bumili ako. Oo, bumili ako nito. Yung abot na abot ko. Abot din ang pa ako. Ayun. Eh, meron kasi akong Pops, meron akong baterya dito. Sa puso. Kaya... Parehas tayo mga cyborg na. Oo, oh, cyborg. Naka-cyborg tayo. So, meron ka din. Meron ka din pala siya. So, oh, cyborg din pala si si Pops Jopet. So, may kaano pala ako dito. Pero sa car accident, hindi naman sa motor. Ah, car accident ka. Mausay tayo ang motor. Yan, tayo. Ano, hindi na tayo pwede si Membla kasi... Meron tayong baterya sa motor, kaya kailangan yung motor natin abot na abot. Kaya ito, itong si GPX ang napili natin na motor. So, kasi
Yung paa ko lapat na lapat. So hindi ako nakatingkayad. Ayun, so maganda, maganda lahat. So hintayin natin si Pops Jopet, bibili naman muna siya ng carp. Babalikan ko ulit kayo mamaya, okay? Alrighty. So mga Pops, dito tayo ngayon sa burger machine. Kain muna tayo habang hinihintay natin si Pops Jopet na bumili ng carburetor natin. So binili lang ko rin siya ng burger para lunch na namin. Kasi wala naman tindahan dito na iba. Yung 7-Eleven medyo malayo pa. Yung shop nga pala malapit dito sa ito. Ayan, yung Victoria Court na yan. Ayan. Las Piñas to. So, yung papasok dyan, may daan din dyan papunta sa amin sa BFO. And next na itong Southland na. So malapit lang, malapit na sa amin. Ayan, burger machine. So, yung classic na burger machine. Walang kamatayang burger machine mga pa. Umorder tayo ng Bart Burger with cheese. Tapos, bilhin lang ang merienda natin para maka... Bumili ako! Bilhin lang kita na Tropa namin, mali ako. So ito, si Boss Jopet! May tropa niya. Shout out sa kanya. Pero tambay na rin. Tambay na rin. So yun, kakain sila sa mami. Eh, bilhin na natin si Boss Jopet ng burger. So, ayun. Ito mas mga customer ko yan. Ah, okay. So yan, mga customer ni Pops Jopet din yan, sila. Pares nga pala yan. Pares, mami. Carburetor niya, Pops. Oh, ito rin. Siya rin gumawa nito. Siya rin gumawa. So shoutout sa kanya. Ayun, pares, mami. Katabi ng burger machine. Ito. Yan, so subscribe kayo sa channel ko, mga Pops. Pops Anton PH Motovlog. Pops Anton. Pops Anton. Oh, PH Motovlog. Ay, ito Paris niya to. Yan, dito Las Piñas to, ayan Victoria Court. tapat lang to. Tapat. So pagkagaling niya diyan, diretso dito. So yun after ng Victoria Court, diretso kayo dito sa Pares, may mami yan, Pares tsaka mami. So, ayan, shoutout sa kanila. Lunch break muna kami kasi nabutan na tayo ng lunch. Mamaya mabalik ako ulit kayo pagkatapos natin, pag ready na yung motor natin, okay? So, alright mga Pops, tapos na ako kumain. So, pahinga muna kami, tapos ito yung motor ng isang tropa dito, nagpagawa. So ayan yung carb niya, nandito rin sa gilid. Tapos ito yung tindahan niya. So shout out kay brother kasi ako kay Pops din, shout out sa kanya. So mamaya upload ko to mamaya, panoorin niyo Pops. Ayan, ito yung isa. Ayan ito yung sinasabi niya sa akin. Ayan. So magpapaganyan din tayo next time. Subukan muna natin yung kasi masisira yung motor, yung design ng motor eh. So pagka galing nyo dyan, dito kayo pumunta, Pares. Kain kayo rito. Shoutout Pops. Shoutout sila. Merry Christmas daw mga Pops. Shoutout ako ng dalawa. Ito na, nakabili na tayo ng Kahin na carburetor. Pero klase yun lang to ha. Kung gusto nyo orig, orig talaga pwede ngayon. Oh, meron naman daw orig, pero ito class A lang. So, ako kasi okay na rin sa akin class A. So, di naman ako maselan. Basta tumatakbo lang siya, ayos na. Pero yung boss, magkano rin yung ano niyan, di ba? So, magbabago din siya, di ba? Ang takbo. Okay. Magtotono lang muli tayo. Magtotono lang din ulit, no? Kanina, tinesting pero dito, pasok pa rin siya dito. Pasok pa rin siya. Ayun, see. Ayan, ito na yung carb natin na Kahin. So,
Oo. Sorry, yan na lang yata yung gagawin natin. Ay, sige. They went to order. Boy. So, ayan na. Ito na. Cane carb. Ayan. So, nagpalitan tayo ng throttle cable. Ay, magkano nga pa yung throttle cable, Pops? Pops na lang natin. Ah, sige, sige, sige. Oo nga eh, putya. Hindi ka nga mag-testing, hindi ka nga mag-testing. Pero... Tsaka tumatalsik kasi yung putik sa likod. Totoo. Naka-ano kasi ako eh. Naka-dirty tidy. Hindi tail tidy, dirty tidy. Kaya kinakabit na yung ano natin, yung carburetor natin. So, tingnan natin ah. Pops, may tinda rin pala silang mga gulong dito. Pag gusto nyo ng gulong, mga pang scooter, ibibenta rin sila ng gulong dito. Actually, lahat yata nandito eh. Meron silang ano dito, mga binibenta. So, halos lahat ng mga ano, accessories, mga parts. Tapos, lahat inaayos sila dito ni Pops Joven. Carburetor, EFI, nag-ano siya, nag-overhaul ng makina, FI cleaning, yan. So, halos lahat. Nagawa dito. Hindi pala halos lahat. Lahat pala. So yan, inakabit na yung ano. No? Hopefully, pasok na pasok siya. Para... Pero yung mga ganyang carb, Pops, tumatagal din yan. Tumatagal din yan. Tumatagal din yan. Sabagay, pagka ano, bilhin na lang ulit. No? Pagka, or nililinis lang yan. Nililinis lang. Ah, okay. Same lang naman ng ibang carb yan. Pero yung sa original ba, ano bang difference niyan? Sa class A. Kasi, itong class A, pwede siya sa mga dikambyo. Itong dikambyo, kasi pag once na sinatong mo sa Mio to, masisira kasi sa'yo. Napipingas yung piston na ito. Kasi masyadong maano yung mga Mio yung kargado. Ah, oh, okay. Kaya kailangan advisable talaga yung mga ulit. Pero pag mga dikambyo, underbone, pwede kang kahit ng plastic. Kung nga pala, no, yung motor mo hindi dikambyo yan, di ba? Scooter yan, di ba? Pero nakakabitan mo ng carburetor? Basta may kargasi pa. Ah, okay. Upgraded na rin yung makina. So, yung pala, basta upgrade na yung makina, pwede na, pwede mo siyang kabitan ng mga carb na ano. So mamaya babalikan ko kayo ulit kasi malulobat na ako, one bar na lang. So para makapag-montage pa tayo mamaya. And yung outcome ng ano natin, makikita na natin. Alright, so babalikan ko kayo. Alright, so mga Pops. Well, what's up again mga Pops? So ayan, tapos na yung motor natin. I-test ko nga kanina eh. Okay naman yung hatak. I-test ko na. Pwede. Alright, so mga Pops, susubukan namin ngayon na mag-flyby si Pops Jepoy. So abangan ko siya rito, kabilang side, papunta rin sa kabila. Alright, bantayin natin siya. So ayun mga Pops, ipinan natin yung motor natin, flyby ito, flyby ng motor natin na si GTX. So makikita natin yung power ng motor natin. Okay, tignan natin yung lakas niya. So mga Pops, hopefully naririnig niyo ako. And naka-helmet kasi tayo ngayon. So pumunta lang tayo dito sa South Dad para mag-test drive ng motor kasi mahaba ang daan dito at patag. Sinuntado dito, maganda yung daan namin dito. Ayan o. So sinuntado siya. Okay. So ayan na. Nakita nyo? Ang gusto motor natin.
malaki na improvement. Yung throttle na lang ang problema natin. And ayun. Kita natin yung flyby ni Pops. Galing, solid na solid. Ang ganda. Ang ganda tingnan. Ayos, Pops. Lang na ang tricycle. Eh. Ang ganda na kuha. Ang ganda na kuha. Ang ganda, maganda na kuha eh. Pag flyby mo diretso eh. Ang galing na kuha namin. So mamaya i-upload ko ito mamaya para makita nyo na mga joker. Alright, so thank you. Mamaya babalikan ko kayo. Babalikan ito sa shop para settle ko lahat to. Alright, sige. Alright, so what's up again mga Pops? Ito na, tapos na kami. Tapos na yung motor natin na test ride na rin. Flyby na. Flyby na ni Pops Jeffoy. So mamaya i-breakdown ko sa inyo lahat ng mga nagastos natin dito and mga parts na pinilitan natin. Tapos ayun, pagdating natin sa bahay mamaya i-breakdown natin lahat ng mga ano bago natin tapusin yung content natin ngayon. So again, dito po sa RAC Motor Shop and solid quality yung gawa nila. Quality yung gawa ni Pops Pops Jeffoy. Ayan, shop nila. Ito motor natin. Pinalit natin na Kahin na 28mm na carburetor. So lumakas siya, nagpalit tayo na ito and throttle cable. So pati ito nagpalit tayo. Ayun, okay naman lahat. So ang ganda na kay Pops. Shout out sa iyo Pops. So mamaya i-upload ko yung ano, ang ganda na kuha ko sa iyo mga kanina yung flyby. Ganda, ganda. Pagka malamig yung makina, one click na rin siya o kailangan ko i-throttle ko rin? One click na rin to. Kahit malamig pa yung makina? Kasi dati hindi eh. Kasi hindi na siya umiikot ng kasabihin. Ah, okay. Direct na. Ah, okay. So yun, napakaganda ng motor natin. Tapos na. And so mamaya babalikan ko kayo pag nasa bahay na ako, kukumpleto ko lahat yung mga pinulitan natin. And again, shoutout kay Pop Jeffoy, kay Pop, shoutout. Shoutout sa may-ari ng RAC Motor Shop. So ito, dito lang to sa may, dito to sa may Las Piñas, malapit sa may Southland, sa BF Homes, sa BF Homes, Southland. So, ayan. Pops, ano? Shoutout. Sino shoutout nyo? Shoutout sa Kamote Las Piñas. Oh, Kamote Las Piñas. Siya nga pala yung founder nun. Dito, sa unang Kamote Las Piñas. So, si Pops. Shoutout nga pala sa Loops Traders agent. Ayun. Ano pangalan mo, Pops? Dudes Paulino. Dudes Paulino. Shoutout. Ayun. Pops, tambay lang kayo dito. And may papagawa kayo, punta lang kayo dito. RAC Shop. And kay Pops Jeffoy. Yan. Gagawin niya yan. Salamat sa burger. Salamat sa burger. Pa-burger ni Mayor. So ayun pa, so mamaya babalikan ko yung pag nasa bahay na ako and i-breakdown natin lahat ng mga napalitan natin dito. So tsaka mag-montage tayo dito sa bahay. Alright, so see you again later. So what's up again mga Pops? So nandito na ako ngayon sa bahay and eto na. So mag-montage muna tayo ng motor natin, okay? In 3, 2, 1.
Alright, so mga pops, yun nga, nag-montage tayo. And then, eto na yung motor natin. So, yung mga nag-gasos natin, in total, 1,250 kasama na yung labor, plus 200. So, 1,450 lahat na gasos natin. So, ito yung carburetor na pinalit natin. Kahin, 28mm. So, class A lang siya. Nagpalit tayo ng throttle cable. Ang problema na sa throttle cable natin is nagkaroon siya ng parang space. Ayan o. Ayan. So, nagkaroon siya ng ganyan. Tapos, nagpalit tayo na ito. Ito, 400 pesos to. Binili ko to sa online. Spark plug is 200. So, bali 600 siya. In total na gasos natin dito sa motor natin this week is 2,000 pesos. So, all in all. Kasama to. Kahin na class A. So, okay naman siya. So far, maganda naman ang performance niya. And, maganda yung pagkakatono ni Pops Jopet. Jopet pala, sorry. Sorry, Pops. Shoutout sa iyo, Pops Jopet. And, again, thank you so much. Dahil sa pag-ano mo dito sa motor ko. Pag-asikaso mo. And, solid yung gawa mo. Nilinis mo pa yung air filter niya. Tama ba? O, yun. Tapos, pati yung ito sa ilalim ng upuan, nilinis mo din. Thank you so much. So, maraming salamat. Ayun, bali, next na papagawa natin kay Pops Jopet is yung clutch. May lalagay daw siya parang washer or something dito sa clutch natin para mas maganda yung kapit ng clutch. Mas malambot siguro. And, ito yung throttle cable natin. Papalitan natin. So, mura lang naman yung throttle cable, 150 pesos. Tapos yung eto, bumili tayo nito yung clamp. Ito, bumili tayo niyan. 50 pesos lang yan. So, ayun, all in all, nag-gasos natin today is the 1,450. So, 1,450 lahat. And, napakaganda niya na. Solid. Ang ganda na. Ang ganda niya na manakbo. And minsan nagbabago lang yung minor niya, hindi ko alam kung bakit, pero ibabalik natin kay Pops Jopet to. Pops, shoutout sa'yo, saka sa RAC Motor Shop sa may Las Piñas, shoutout sa inyo lahat dyan. And sa owner kay Pops Fons, thank you sa pagkabit dito sa ano ko din, sa bar end and dito sa may side mirror. And ayun mga Pops, so maganda na yung takbo ng ano natin, solid, ang bilis niya. So ang premiere niya, kaya ng 50, first gear 50, and then second gear niya, yun ang malakas yung second gear, ang lakas talaga ng second gear niya. Third gear niya, kaya lang, hindi, natatakot lang, takot lang talaga ako. So siguro pag merong mahabang daan na maluwag talaga, dun pwede natin i-testing yung ano na ito. And siguro mga fourth gear na ito, 100 mahigit. Kaya na 100 mahigit. So mabilis na yung motor natin. Kaya na umabot to sa mga big bike na 400cc. Sa mga expressway. So eto, bukas, kung bukas sila bukas, try ko ibalik to bukas kasi medyo parang nagbabago yung minor nung carb. So nagpapalit-palit siya ng ano. Medyo bumababa siya. Pero hindi naman siya namamatay. Importante, hindi namamatay yung motor. So, yun lang. Again, shoutout sa inyo dyan. Shoutout dun sa Burger Machine and sa Paris na napuntahan natin. So, ayun. Tsaka, shoutout dun kay yung isang tropa dun na nakamotor. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan mo. Hindi ako masyado matandaan sa pangalan. So, ayun, shoutout sa iyo. And i-upload ko to mamaya. Mag-edit muna tayo. Medyo matagal-tagal to. So, again, mga Pops, thank you so much. I hope may natutunan kayo sa vlog ko ngayon, sa content ko ngayon about sa carburetor. And ayun, Kahin 28mm Kahin. Naka-racing ignition tayo. Tapos naka-spark plug tayo na tatlo yung parang kuryente niya. Tapos
Actually yun lang. Yun lang ang mga ano natin, upgrade na ginawa natin sa motor natin. So next na ano natin is yung gulong naman, papalit tayo ng gulong na mas maayos-ayos para hindi ako kinakabahan. And ayun, yung throttle na lang problema natin. So ngayon naisisingit na natin yung motor na ano kasi hindi na ako naka-bar end. So naka-ano na ako, yung side mirror talaga na ano. Medyo maganda naman, bumagay naman yung side mirror natin. Tsaka yung bar end, gumanda siya kasi pula-pula din. So ayun. Again, shoutout sa inyo RAC Motor Shop and kay Pops Phones and lalo-lalo kay Pops Jopet. Pops Jopet, thank you so much sa pag-aayos sa motor ko. Pasyalan niyo yung RAC Motor Shop sa Las Piñas, malapit sa Southland, malapit sa Victoria Court na ano. So pasa dun, somewhere doon makikita niyo siya, RAC Motor Shop. So tabi siya ng dealer ng mga motorcycle din. So ayun. Again mga pops, thank you so much sa panonood nyo and maraming maraming sa keep on watching my vlog. I hope may matutunan kayo dito sa vlog ko. And it's almost Christmas, so stay safe everyone and just enjoy life and be happy always and peace. And God bless sa inyo lahat. Thank you so much. And shout out sa Team Map, Muntinlupa Airsoft players. And sa Royal South Riders, shout out sa inyo lahat. And sa FADV Riders Club, so shout out sa inyo lahat. And ayun, shout out sa mga teammates ko sa Pod 4B. Alrighty. And shout out sa anak ko, kay Ethan and kay Bianca. Pagaling ka. Alright. So see you again on my next content and I hope you enjoy this content and thank you so much again. This is Pops Anton PH Vlog. Keep on watching. Please like, share and subscribe. Peace.